Sa Facebook page natin, may nakapag-request kung nasa na nga ba ang isa sa pinaka-exciting player sa PBA na may most free throws made, most 20 points made, at ang nag-iisang player na maalala mo kapag binanggit na ang Team Powerade. Walang iba, kundi si El Granada, Gary David. Nasaan na nga ba si Gary David at ano na ang ginagawa niya ngayon? Meron ba kayong player request? Bakit di mo yan i-comment sa ibaba at baka yung request mo na ang magagawa natin ng video bukas or sa makalawa. Sa mga diehard basketball fans dyan, kung gusto nyo magpagawa ng PBA jersey or Gilas jersey na may pangalan ng idolo nyo, abay i-click mo na agad ang Yellow Basket dyan. Sabihin mo lang sa kanila ang gusto mong disenyo or layout at okay na yan. Dalian mo na habang sale pa sila ngayon as low as 300 pesos. May high quality jersey ka na ng idol mo. Si Gary Ocampo David ay pinanganak sa Dinalupihan, Bataan. Nagsimula siya bilang isang intramural player sa Lyceum of the Philippines University. At ang eskwelang ito, natulungan niya sa tatlong magkakasunod na runner-up finishes sa NCRAA laban sa tinatawag noong Behemoth Brothers na si Yancy at Ranidel de Ocampo. Mula sa Lyceum, sumama naman siya sa Team Montaña Pawnshop Jewelers sa Philippine Basketball League. Taong 2001 to 2002 na nakuha ni Gary David ang Most Improved Player Award at sa sumunod naman na taon ay napabilang siya sa Mythical First Team at nakuha pa niyang isa sa mga highest accolade noon na PBL MVP. Taong 2004, pumasok si Gary David sa PBA Draft 10th overall pick at pinili naman siya ng Coca-Cola Tigers. At noon ang Coca-Cola, under sa banner ni Coach Chot Reyes. Bago pa man pumasok si Gary David ang Coca-Cola, may malalim na lineup na starring Johnny Abrientos, Rudy Hatfield at Jeffrey Carriazo. At ang Coca-Cola, laging nakakaabot sa finals appearances. Kaya noong pumasok na si Gary David, medyo limited minutes lang munang binibigay sa kanya dahil sa dami ng magagaling sa kanilang team. Pero kalaunan, nung na-trade siya sa Air 21 sa kalagitnaan ng season, umangat si David at naging backup ni Renren Ritualo. Sa tandem na to, masasabi mo na si David ang major steal sa 2005 mid-season. Dito, tinawag siyang Mr. Pure Energy dahil sa walang kapagurang scoring at tulong niya na kahit sa aspeto at angulo, nandun siya at kayang pumukol anytime, anywhere. Kaya ang Air 21 Express noon, lagi na nakakaabot sa Final Four. Going forward, si Gary David ay tunay na nasa kanyang prime na talaga, averaging 21.3 points, 4.1 rebounds at 2.4 assists per game. Naging main man ng Air 21 din siya. Kaso sa taon ding ito, nagkaroon siya ng injury, kaya natalo siya ni Willie Miller sa PBA MVP Award. Pero sa season yon, maraming nang nakukuhang achievements si Gary David gaya ng All-Defensive Team, Mythical First Team at Most Improved Player. 2008 season, naglaro siya ng 2 games lamang dahil nga sa injury, pero nakabalik naman siya sa kanyang old form kasama si Arwin Santos, Ranidel de Ocampo, Homer C at Winnie Arboleda. Kaso hindi nga lang sila nanalo ng PBA title at hirap pa nga na makaapak sa quarterfinals. Pero individually, siya ang laging leading scorer ng team at halos lahat ng mga nakakatandem niya nati-trade, kaya nang hina si David at nawala na ng ganang umiscore. Nagka-average na lamang siya ng 14.1 points, winning 5 out of 16 games sa binago nilang team na naging Burger King Whoopers. Hanggang sa 2010, siya na mismong lumapit sa management at humingi ng trade, kaya na-trade siya pabalik sa Coca-Cola Tigers kapalit si Alex Cabagnot at Wesley Gonzalez. At dito sa Coca-Cola, katandem niya si Asi Taolava. Dahil nga dito, nabuhayang muli si David at bumalik sa 21.9 points per game ang average points niya. Kaso, lack of support sa team ang siyang dahilan, kaya na-eliminate na naman sila sa tinatawag na wild card phase noon. At natalo pa siya sa Best Player of the Conference Award dahil nga sa poor finish ng kanyang team. Moving on, ang Coca-Cola naging Powerade Tigers na kung saan nagka-coverage siya ng 21.5 points per game. Kahit natatalo ang Powerade, pero ang average points niya hindi talaga bumababa sa 21 points per game. At dito, binigyan siya ng moniker ng mga tao na si El Granada na nagliliyab ang kamay. 2013, na-trade siya sa Meralco Bolts kapalit si Chris Ross at AJ Mandani. At dito, umi-impact ulit si Gary. Pero nagkaroon ng malaking issue sa career niya noong 2016 dahil ayaw niyang maglaro sa hindi malamang dahilan. Kaya pinabayad siya sa PBA. Lumipas ang isang taon, nag-sign siya sa Mahindra pero agad nang binitawan ng Mahindra makaraan ang ilang buwan. 2018, namataan si Gary na naglalaro sa MPBL Bataan Defenders. Hanggang sa natapos ang PBA career ni Gary David, na natili pa rin siyang underrated dahil wala siyang PBA championship title.
Pero sa puso ng mga tao, wala pa rin makakapantay sa 4-time scoring champion sa PBA na may most 20 points career pa. Teka, ano na nga ba ang ginagawa niya ngayon? Lingid po sa inyong kaluman, siya po ay isa ng politician sa dinalupihan. Masaya siya na naglilingkod sa mga kababayan niya. Meron siyang sariling residential apartments. At ito ay kanyang pinalalawak ngayon. Meron din siyang livestock businesses. Buhay na buhay pa rin. Ang legacy na nag-iisa ang El Granada.